Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makatakas ni Linit sa mga kamay ni Dr. Carlos ay dito agad naman din itong nagtatatakbo itong si Linit, at nang makarating na itong si Linit sa kalsada ay hindi naman din ito sukat akalain ni Linit ng kanyang makasalubong itong si Dr. Tanyag, kung kaya't agad naman din itong niyakap ni Dr. Tanyag itong si Linit, at nang pagyakap nito ni Dr. Tanyag Linit ay bigla naman ding tumama ang isang bala sa likod ni Dr. Tanyag, at dito nang pagkatingin nito ni Linit ay ang kanya palang asawa na itong si Dr. Carlos na mayroon itong hawak-hawak na baril, kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Linit itong si Dr. Carlos kung bakit umano nito pinaputok ni Dr. Carlos ang kanyang baril. At dito agad naman din itong sinagot ni Dr. Carlos itong si Linit kung bakit rin umano tinakasan ni Linit itong si Dr. Carlos, kung hindi umano nito ginawa ni Linit na tumakas ay hindi umano nito magagawa ang isang krimen ni Dr. Carlos, kung kaya't agad naman din itong nagsalita itong si Linit at sinabihan nito ni Linit si Dr. Carlos na talaga umanong isa itong mamamatay tao, dahil kayang-kaya umano nitong pumatay, at hindi lang umano itong si Irene, gusto pa umano nitong patayin ni Dr. Carlos itong si Dr. Tanyag na wala naman umano itong kasalanan. At dito agad naman din itong nagsasalita itong si Dr. Carlos na hindi umano nito sinasadya ni Dr. Carlos ang mga pangyayari, ngunit hindi ito nagpapatinag itong si Linit, at sinabihan nito ni Linit na kayang-kaya rin pala umano nitong patayin ni Dr. Carlos itong si Linit, dahil kung hindi pa umano ito niyakap ay malamang si Linit umano ang natatamaan ng bala. Kaya hindi na nito alam ni Dr. Carlos kung ano ang kanyang gagawin, at dito agad naman din itong binatawan ni Dr. Carlos ang kanyang hawak-hawak na baril, at agad naman din itong lumuhod sa harapan ni Linit na patawarin umano nito ni Linit, dahil hindi umano nito sinasadya ni Dr. Carlos na makalabit umano nito ang baril, kung kaya't natamaan umano niya itong si Dr. Tanyag. Ngunit agad naman din itong pinagsabihan ni Linit itong si Dr. Carlos na ayaw na umano nito ni Linit kay Dr. Carlos, dahil hindi lang umano ito isang sinungaling na tao, ay isa pa umano itong kriminal, at marami na umanong tao na pinatay nito. At sinabihan pa nito ni Linit kung paano umano naging doktor si Dr. Carlos, na isa pala umano itong mamamatay tao, na ang pagkakaalam umano nito ni Linit ang isang doktor ay tagapagligtas umano ito ng buhay ng tao, ngunit kabaligtaran umano itong si Dr. Carlos dahil pumapatay umano ito ng tao. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.